Ika-26 ng Setyembre, Huwebes ng 25 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nabalitaan naman ng tetrarkang si Herodes ang lahat ng pangyayaring ito at litong-lito siya dahil may nagsasabing nabuhay mula sa mga patay si Juan. Sinabi naman ng iba na nagpakita si Elias at iba pa na isa sa mga propeta noon ang bumangon. At sinabi ni Herodes, "Pinapugutan ko na si Juan. Sino nga kaya itong nababalitaan kong gumagawa ng mga iyon?" Kaya sinikap niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sinabi ni Herodes, "Pinapugutan ko na si Juan. Sino nga kaya itong nababalitaan kong gumagawa ng mga iyon?" Kaya sinikap niyang makita si Jesus. Mukhang nababagkabag na ang budhi ni Herodes dahil inaakala niyang muling nabuhay si Juan sa katauhan ni Jesus. Ito marahil ang dahilan kung bakit pinagsikapan niyang makita si Jesus. Pero kung nais man niyang makita si Jesus, malamang na hindi ito binunsod ng malinis na hangarin. Hanggat hindi siya nagkakaroon ng kababaang loob at tunay na paghahangad na baguhin ang kanyang sarili, lalabas na ang tunay niyang layunin ay ang alisin lamang ang pangambang naglalaro sa kanyang isip. Wala naman tayong mababasang kwento na nagsisi si Herodes sa kanyang desisyon na papugutan si Juan sa loob ng bilangguan. Pinatigas at pinamanhid na ng kasamaan ang kanyang puso. Sa kabila ng pangaral ni Juan at ni Jesus, patuloy na kinalaban Herodes ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang masamang uri ng pamumuhay. Hindi sapat na solusyon ng pagbabago ng tao ang hangaring makita si Jesus. Ang tunay na pagbabago ay napatutunayan sa pagsasabuhay ng mga turo at aral ng Diyos. Pagsasagawa, sa malimit mong pakikipagtagpo kay Jesus sa mga oras ng iyong pananalangin at pagdalo sa misa, may malinaw kayang tanda ng pagbabago ang nakikita ng iba sa iyong buhay? Ano-ano kaya ang mga iyon? Thank you.